Kinuspusan ng pagsagip ng mga rescuer sa tatlong sakay ng dump truck na sumalpok sa isang gusali sa Atimonan, Quezon. Ang tricycle driver na ito, naabutan pang nakadapa sa kalsada matapos mahagip ng truck. Humiga ka na. Nagagalaw mo ba ang kama? Hindi na. Agad siyang dinala sa paggamutan. Sa rescue, may mga nakakausap pa sila mula sa wasak na tractor head. Ha? Asan ka? Pero ilang saglit pa, wala nang sumagot sa kanila. Sinasagot si Kuya. At nang tuluyang naialis ang truck sa pagkakasalpok, doon na tumambad ang mga wala ng buhay na driver at dalawang pahinante ng truck. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang dump truck sa palusong na bahagi ng Maharlika Highway. Dahil mabigat ang mga grabang sakay nito, nagtuloy-tuloy ang truck sa gusali. Sa Dalican, Bontok sa Mountain Province naman, walang humpay ang iyak ni Mary Ann Magno matapos mamatay ang kanyang asawang si Manolito. Ang minamaneho kasi nitong SUV nahulog sa bangin. Base sa investigasyon, papunta sa isang fieldwork ang mga empleyado ng Department of Education kabilang si Mary Ann. At dahil kasama ang misis, minabuti na ng kanyang mister na siyang magmaneho. Sa biyahe, nang makarating sa isang pataas na bahagi, pinababa ni Manolito ang mga sakay ng SUV para madaling makaakyat. Doon na nahulog sa bangin ang SUV kasama si Manolito. Agad silang tumawag ng tulong. Wala nang buhay ng matagpuan si Manolito. Pero ang minamanehong SUV, di pa rin makita. Iniimbestigahan pa ang insidente. Darlene Kai, GMA News.